Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita ulit daw sabi mo, Powercast Sports. Ano tayo dito? Hello mga kaboom-boom, pow-pow, salute! Andito na naman tayo sa ating throwback feature at pasensya na kayo at wala tayong masyadong bagong video at actually wala talaga dahil sa lockdown. Pero alam ko, magiging interesado kayo sa pag-uusapan natin. Ito pag-uusapan natin ha, ang boxer na kinukumpara yung style kay Luisito Espinosa at nasa na ba itong boxer na ito? Nasa na ba si Drian Francisco? Napaos ako. Hindi ko na ikakat, dire-diretso na tayo. Ito pong nakita nyo ngayon ay ang aking coverage sa kanyang huling laban dito sa Pilipinas at February 18, 2017 po ito. At ang kalaban niya dito ay si Mateo Handig. Nanalo siya via unanimous decision. Panoodin nyo at sabihin nyo nga sa akin, i-comment nyo kung pareho nga ba siya ng style ni Luisito Lindol Espinosa. Okay, so tatlong taon na ang nakalipas pero hindi po yan ang huling laban pala niya sa boxing ha. Nagkaroon siya ng chance na lumaban na dalawang beses noong 2018 sa Mexico pero siya po ay nabigo. At isa sa mga nakalaban niya ay isang boksingero na nangarang Eddie Valdo Ortega. Kung boxing fan ka, medyo familiar ka siguro sa pangalan na Ortega na Eddie Valdo Ortega. Trivia ito ha, sa inyo ha. Trivia ko to sa inyo ha. Pagkatapos po ng laban kay Drian, itong Meksikano ay sumubok ulit lumaban sa isang Pinoy. Pero doon siya nagkamali dahil naipagiganti siya ng isang Pinoy at isang kababayan natin. Natalo si Ortega dito sa isang Pinoy ng TKO 9th round. Sino itong Pinoy na tumalo sa kanya? Mga boxing fan dyan, sige, pagbibigyan ko kayo. Nag-isip kayo, comment nyo lang. Ano, another clue, bigyan ko kayo another clue ha. Kung gusto nyo pa mag-isip na mas matagal, pause nyo muna para hindi ko ma-reveal. Another clue, siya ay undercard ng laban ni Pacquiao. Hindi pa rin? Okay, sa Malaysia po, naganap ang laban. Siret? Okay, kung nahulaan mo, good job. Kung hindi naman, marami ba tayong trivia na susunod. Ang pinag-uusapan po natin, ang boksingero ng gangalang Jack Tepora. Si Jack Tepora po ang tumalo sa kanya. 9th round TKO. Balik tayo kay Drian. Drian Francisco, former WBO Asia Pacific Flyweight, WBA International Super Flyweight. Kaya naman pala yung huling laban niya ay natalo kasi featherweight. At super featherweight, hindi yun yung natural weight niya. Anyway, mahirap talaga kumuha ng timbang lalo na pag medyo nagkakaedad na. Natapos ang karera ni Drian Francisco na may kartadang 29 wins, 22 by knockout, 6 defeats, and 1 draw. Magandang record apat po dyan sa 6 na talo niya ay nakuha lang niya sa bandang huli na ng karir niya. Sa kasalukuyan, gaya ng karamihan ng mga retired boxers, si Drian Francisco po ay nagtuturo ng boxing para ipamahagi ang kanya mga natutunan throughout his career. So, yan po ngayon, si Drian Francisco ay isang trainer. Siya ngayon ay isang boxing trainer sa Singapore sa Evolved MMA Gym. Marami doon mga high-level mixed martial artists, mga trainer. Actually, sikat itong Evolved MMA eh. Ito nga yung, ano, yung gym na usually na lumalaban sa ONE Championship eh. Tingin ko maganda ang kalagayan niya naman doon at na-feature pa nga siya sa ilang mga videos. At mga tol, tingin ko lang ha, maganda ang kita sa Singapore. Anyway, yan po at sa tingin ko pwede natin mag-usap pa tayo ng mga ibang update pero yan po ang update kay Drian Francisco at iiwanan ko kayo sa isang throwback interview sa kanya. Ito po ay naganap pagkatapos ng laban niya kay or bago ang laban niya kay Mateo Handig. Panoodin nyo kasi interesting at yung mga sagot niya. Siyempre, kung may mga gusto pa kayong i-feature, kaya ako to fini-feature kasi mayroon akong sarili kong footage. Usually gusto ko sarili kong footage yung fini-feature unless makonta ko yung may-ari ng footage at payagan ako. Pwede nating i-feature. Pero kung wala man, pagpasensya nyo na yung mukha ko. Pausalud pa ako ka sports. Ito na po ang aking interview kay Gintong Kamao, Drian Francisco. Yung huling laban niya noong 2017 February. Don't forget to subscribe, comment, and share pare. Salamat po sa tulong niyo lahat.
Alright, Rian Francisco here. May laban siya ngayong gabi kay... Ano yun? Handig? Handig. Mateo Handig po, sir. Mateo Handig. Okay. Bago ka tatanungin sa laban mo, parang ang tagal mo nang hindi lumaban. Oo nga, kasi... Lampas na taon. Oo, lampas mo siya daw. Pagtapos kukuha ng laban kay Rigundo, at dire-diretso yung training ko, pero nakakancel yung mga laban ko. Hindi ko alam, natakot siguro yung mga laban. Pero... Hindi ba dahil malaki kinita kay Guillermo na hindi ka na lumaban? Hindi naman, hindi naman. May mga schedule kailang napopostpone, nakakancel, ganun. Baka nakakancel, injured o ayaw lang lumaban? Ayaw lang lumaban ng mga kalaban. Talaga? Ayan, oh. Pero in the Philippines? Oh, dito, hindi, sa abroad. Abroad. Tapos tinulungan ako ni Kuchoben na sabi niya, kailangan ko talaga ng tune-up. Dapat undercard ako ni Jerwin eh, sa Macau. Macau? Oo, hindi natuloy. Tapos nakilala namin si Sean Gibbons. Siya yung tutulong sa akin ngayon para bigyan ako ng laban sa abroad. Bali, kailangan ko lang daw muna ng tune-up. Tune-up fight. And one, unanimous decision. By unanimous decision, Rian Hisco Camao Francisco. Can't see that guy. Okay, there you go. Oh, pero during that time pa na hindi ka lumalaban, nagbo-boxing ka naman alas lagi. Halos ano, kasi nga madami akong mga schedule na na-cancel. Dire-diretso yung training ko. Dire-diretso yung training ko. Tapos nung huli, ako yung ka-sparring ni Jerwin sa laban niya sa Macau. Ako yung ka-sparring niya. Kaya, isang naalala ko sa iyo, nung una ka nang nakilala pa lang mo sa ano, is taga Batangas ka ba, Agusilio? Hindi, bali sa rin yung aking manager dati, si Elmer Anura, taga Batangas, kaya doon ako nakalala. Pero hindi ka taga Batangas? Hindi ako taga Batangas, taga Mindoro ako. Occidental Mindoro. Ganun na rin, may accent, ganun na rin, parang malapit na rin. Ah, malapit na rin. Dawidagat lang, dawidagat. Oo, pero ikaw din yung, hindi ko alam kung meron pang iba na tama ba na college graduate? Opo, sir. Anong scores mo? Management, sir. Commerce management. Ginagamit ko ba siya ngayon o boxing hindi, lang? Hindi, sir. Boxing lang. Bale, may negosyo konti, ganun. Okay. sa probinsya, yun. Nagagamit din konti. Eh, pero so, 34 ka na. Mga ilan taong ka pa ba magbaboxing hanggang ilan taong? Feeling ko kasi, ano pala ako, 25 pa lang ako. Hindi mas maganda. So, matagal pa. Matagal anong pa siguro. Plano, what's your plan? Anong goal mo sa boxing? Siyempre, mag-champion. Pero ano bang gusto mo pagkatapos ng karoon mo? Anong sabihin nila si Trian Francisco ay ano? Kaya gusto ko muna, focus muna ako sa boxing. May makuha akong belt. Yan ang pangarap ko talaga, maging unified champion eh. Unified? Wow! Yung talagang gusto ko. Apat na belt yun, di ba? Pero tatlo. Tatlo lang. Pero sana matupad. Yun ang aking pangarap ko sa boxing. Okay. Pero, pagtapos naman ng boxing, madali na lang naman yun. Madali na. May naipo naman. Mayroon naman, get fun. Okay. So pagkatapos ng boxing yun, pero ngayon, wala pang schedule sa labas? Wala pa sir. Bali, tune up. After yung tune up ba ito, siguro mga 1 to 2 weeks, baka may dumating na sa aming ano. Hindi ka pababa, hindi ka akit, hindi ko? Hindi, 1.2 lang ako. Kaya naman, kahit 34, hindi nahihirapan. Hindi naman. Okay. Thank you. Sige sir. Salamat ha. Salamat. Congrats na kagad. Good luck. Galingan mo ha. Salamat. Okay. Thank you. Podcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.